for it. Whoa. Pink na pink. May ganitong tinapay sa atin eh. Color pink eh. Anong tinapay? Panderegla. Kasi kailangan po ng dugo ni Opa. Kaya Annyeong guys! Welcome back to our channel! So it's been more than 2 weeks na wala kaming update sa YouTube. May nakamiss ba sa amin? Kasi actually, si Opa po last week dinala namin siya sa hospital because of severe pain sa kanyang stomach. It was because of the appendicitis. But after several... Too much. A lot of tests, nag-negative naman siya. But unfortunately, they found out that she has a very... Dito, puso. Kung saan-saan, that she has a very low hemoglobin. So, habi parang isang linya na lang, kasalina na siya ng dugo. So, buti umabot kami on time. So, sa mga friends namin na nakabalita ng nangyari, actually, they were concerned na maybe because of the YouTube. Kasi baka nagpupuyat. So, hindi naman po because of nag-YouTube. Kasi a week before, medyo lalo na rin kami sa pag-YouTube because of some reason. Tapos yun, nadagdagan pa kasi nga na-hospital si Opa. Medyo okay na siya. Then now with her antibiotics, as of now, nag-multivitamins and... Ferrosulfate na lang siya. And kain ng mga food which is rich in iron. So speaking of that, we just want to say thank you dun sa friend namin na nag-sponsor. Ng isang bag ng beetroot. So wow. Sa mga nakakaalam dyan, or hindi nakakaalam, beetroot is a root vegetable. So I think meron din yan sa Pilipinas, di ba? Which is rich in... iron and vitamin C. So, hindi kami expert dito, na pag-alaman lang din namin. Tapos, eating beetroot is the best way to increase your hemoglobin levels. Yeah. So, ang ginagawa ko actually kay Opa, yung beetroot, kinakat ko siya into small pieces, parang cubes, then nilalaga ko siya hanggang sa lumambot, pero nilalagyan ko siya ng sugar. Para hindi siya lasang lupa. Yes. So, every meal niya, naglalagay ako ng, let's say, mga ilang five pieces every meal niya. So, naisip namin, sayang naman kasi yung sabaw ng beetroot natin. Juice! Bakit di ba sabaw? Beetroot juice! Sayang kasi yung beetroot juice. So, naisipan namin, anong pwede natin gawin? So, kilala niyo naman kami when it comes sa food na hindi pwedeng magtatapon. So, naisip namin, why not? Gawin natin siya bread. So, yung beetroot juice, yun po yung igagawin natin parang pinaka, instead of milk, instead of water, yun ang isasama natin sa ating flour or sa ating bread butter. Yeah. Mm. Bread so, mixture. Yeah, kung ano man tawag. So, again po, hindi naman po kami expert dito when it comes sa healthy charba, iron, and everything. We're na yan. Just making out of it. So, simulan na po natin ang ating paggawa ng tinapay, ang ating pink bread, or ang beetroot bread. Okay, una po natin gagawin, pag sumasamayin natin ng flour, ang ating baking powder, at ang ating salt. Ayan. Dinis ko yung kamay ko. Then we will just mix it. Then set aside po natin. Then we will mix our wet ingredients. This is our egg. The oil. Sugar. Sugar. Or brown sugar. Then, yun ang ating sabaw. Juice. The beetroot juice. Supposedly, it should be, normally yung ginagamit namin na sugar is 1 cup na sugar. But because may sugar na po yung ating beetroot juice, matamis na po siya, nag-half cup lang po tayo para hindi masyadong matamis yung ating bread. Correct. Okay, then mix it. Okay. Then we will
put na po ang ating flour. So this kind of bread, hindi siya yung ginagamitan ng yeast. So it's kind of cake bread. Sorry, takip-takip. Sip lang po natin. So minsan magtataka kayo, mayroong mga pink buns. Yeah. Pink bread, ganyan. So it mostly, it's because of the beetroot. Yun ang ginagamit nila na pampakulay. Nang palas. Diba? Ganda ng kulay niya. Yan. Mix lang natin and make sure na walang lumps. And this part po is optional lang po. So, kumuha lang kami ng mga ilang piraso ng beetroot, then ginrate namin, and sasama namin siya din sa ating butter. Oh. Ayan na siya. So, ganyan yung pinaka-color niya. Super pink. Pink butter with beetroot. Shredded beetroot. Yes. Kasi kapag binakam namin, iba yung color niya eh. So, ayan po. Let's just fold. Now it's done. We will transfer it now to our baking pan. Yummy. Naglagay lang po tayo ng baking paper. Baking paper. Then, pour it. Whoa. Pink na pink. May ganitong tinapay sa atin eh. Color pink eh. Anong tinapay yun? Panderegla. Kasi kailangan po ng dugo ni Opa. Kaya yun. Simutin natin ang ating butter. Sayang. Para siyang ano. Parang clay na ewan. Ayan. Then, let's just top it. Yay! So, ito na siya. And check natin mamaya kung ano magiging itsura niya. And syempre, anong magiging lasa. Then, let's bake it for 55 to 60 minutes for under 175 degrees Celsius. So, then try. Yes, wala nang sabit-sabit. And it's cooked! Guys, ito na yung ating pinatong. Ito na po yung ating beetroot loaf, bread. Beetroot bread. Anong anong gato? Ang sarap niya. Pakita lang natin, di ba? Sabi nga namin, nung minix namin, everything is color pink siya. Pero nung naluto, lahat ng pink flavor nasa ibabaw lang. Then this one, color niya na siya. Carrot cake. Parang siyang carrot na may ano. May pula-pula. Pero tingnan natin. Tingnan natin. Kita ba? Crunchy from the outside. Soft in the inside. Masarap siya. Kasi ano? Maputol. Super soft. Ang soft ng pinaka-bread niya. Ang sarap niya.
binalik ko daw. Masama. Masarap talaga. Yummy. Lasa, nandun yung lasa ng beetroot niya. Yeah. Mm. Hindi na siya ganun ka-strong o ano ba? Yeah, hindi siya ganun ka-strong kasi na-bake na siya. So, mm-hmm. It's light taste. Bitter. But, masarap. Masarap talaga super siya. Super moist. Super moist siya. Ay! Kita ba? Kasi, nahirapan ako eh. Nahirapan ako hawakan. Ah. Ang crunchy ng outside niya. Perfect yung pagkakaluto niya. So, yan guys. Meron kayong bang natutunan? Bagong flavor ng bread. Diba? So, if you want to try, try nyo na. Charot. So, paya lang namin sa inyo guys. So, alagaan po ninyo ang inyong sarili. Sana wala pong magkasakit. So, hanggang dito na lang guys. Sana na-enjoy nyo ang ating munting baking session. Ang ating beetroot bread. Yep. So, see you on our next vlog. And don't forget that you're... Oh, delicious! Sarang, eh! Hindi ako mga puso!